Hello everyone! Welcome to my channel! Ngayon naman, isi-share ko sa inyo ang aking recipe ng chocolate sauce. Madalas ko itong nilalagay sa aking mga chocolate cakes. Minsan, ito na rin ang pinang-design ko. Sobrang dali nito, napakasimple at masarap din. Kung kayo ay naghahanap ng simple pero budget-friendly na recipe para sa mga chocolate cakes ninyo, bakit hindi nyo ito subukan? Dahil sigurado ako magugustuhan ninyo. Kaya without further ado, simulan na natin. Para naman sa ating mga ingredients, kakailanganin natin ng 1 cup of white sugar, 1/2 cup of cocoa powder, 3 tablespoons of all-purpose flour, 1 tablespoon of butter, 5 tablespoons of milk, 240 ml or 1 cup of fresh milk, and 1 tablespoon of vanilla sugar. Ilagay lang ang ating saucepan sa ating stove at ilagay ang ating 1 cup of fresh milk at isabay na rin ang 1 cup of white sugar. At pagkatapos, buksan natin ang apoy in a low-medium heat. Haluin lang ng mabuti hanggang sa uminit ito, pero huwag hayaang kumulo para hindi magkaroon ng curdle sa ating milk. Bago ang lahat, please like, share, and subscribe to my channel and press the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Haluin ng mabuti hanggang sa uminit at matunaw ang ating sugar sa ating milk. Pagkaraan ng ilang sandali, ilagay natin ang ating 1 tablespoon ng butter at tunawin ito sa ating mixture. At pag natunaw na ang ating butter, ilagay na natin ang ating 1/2 ng cocoa powder at haluin itong mabuti. Haluin mabuti ang ating cocoa powder at iwasan na masunog ito para hindi magkaroon ng amoy at mapait na lasa. Pwede na rin natin ilagay ang ating vanilla sugar para matunaw ito. Mas mainam na gumamit tayo ng wire whisk para mapabilis ang pagtunaw ng ating cocoa powder. Gaya ng nakikita niyo sa video. Maganda rin gamitin ang wire whisk para hindi magkaroon ng buo-buo sa ating mixture. Haluin lang ito ng mabuti at panatilihin ang apoy sa low-medium heat para maiwasan na masunog ang ating mixture. Habang hinahalo natin ang ating cocoa mixture, haluin naman natin ang ating flour mixture. Ilagay lang ang ating flour sa ating fresh milk at tunawin ito. Kailangan walang buo-buo at talagang natunaw siya. Kung gusto nyo magdagdag ng milk, okay lang.
para tunaw na tunaw ang ating flour. Para ito maiwasan na magkaroon ng buo-buo pag nilagay natin sa mainit na cocoa mixture. At ayan, tunaw na ang ating flour sa ating fresh milk. At pagkatapos, pwede na natin ilagay ang ating flour sa ating cocoa mixture. At haluin lang ito ng mabuti para hindi magkaroon ng buo-buo. Simutin lang natin ang ating flour at pagkatapos, haluin itong mabuti hanggang sa maluto ang ating flour mixture. Malalaman nyo kapag luto na ang ating chocolate sauce. Pag malapot na siya at thick ang consistency niya. At ayan, ready na ang ating chocolate sauce. At pwede na nating patayin ang apoy. I-set aside lang ito para lumamig. Maaari nyo rin haluin lang ng haluin para mapabilis ang paglamig nito. O di kaya pwede nyo rin ilagay sa ref or chiller. Mas mainam na hindi na ito mainit kapag nilalagay natin sa ating chocolate cake. At ayan, ready na ang ating chocolate sauce. I hope you enjoyed this video. Please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye!